Sama ka doon. May lisensya na kayo, lady? Ma'am? May lisensya na kayo? Nakakano ka? Kay Manolo? Matagal ma? Matagal ba yon? Wala nang problema naman na eh, no? Labas yun, no? Lakas naman mo. Dito siguro. Parang doon. Ay, nanonood siya.
Alam mo, Lady, si Jazzy, lahat ng chapter sa libro, dinikit. Kinawa niya ng pencil pen. Sinulat sa pintuan namin. Ako, ginawa mo ng ano yung bahay natin. Pero humor yung pintuan namin. Memorize din namin yun. Oo nga eh. Diyos ko, ang init ng ulo niya, kamo. Hindi niya ma-memorya, memorya. Daging ano. Nangamuti siya sa to, ano eh, sa computation. Nahirapan daw siya yung mga ini-include daw sa charges. Hindi ba ang ano mo, ang charges mo ko? Yung total naman ang kinukuha mo? Ano ba ang... Sinipin mo pa ba yung mga charges? Yung total invoice na, ganun na kagad yun, ano mo? Tapos binong pro-rate mo naman. Eh, paano kung mataas yung sa BL? Ang rate, yan ang sinusunod mo. Ima-minus mo doon sa invoice value, ganun ba? Para ma-arrive mo yung other charges. CIM. Oo. Pero may dyan sa MIT, sa section 6. Ano yan? May tinatawag din na example na insurance, mystery insurance. Kasi may minimum ng insurance. Kahit CIM, wala mo ng insurance. Gagawin mo i-automatic. Kahit ang 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 tumaas lalo. Yun. Huwag ganun. Pag wala nyo, kahit ang computation mo 0.04, kasi diba pag may insurance, 0.02, pag wala, automatic 0.04. Mm-hmm. So, kahit computation mo, compute mo doon, 0.04, wala. FOB, kagami FOB, kasi yung computation mo. Mm-hmm. Wala nang mga patong-patong. 3% pa rin? Autopilot pa rin ba yung 3%? Ginagamit pa rin yung 3%? Oo. Pero unless kapag meron, mas mataas yung nasa invoice waiting third party. Yun ang susundin mo pa rin. Pag naka-itemize. Eh, pero pag hindi naka-itemize, 0.03. Sabi ko nga ba, di ba pag print, if it's ever higher, bill of lading or invoice? Oo, or proceed, or CPM. Meron lang kung asa na yun. Kasi siyempre, nag-iiba na ngayon ng mga ano, di ba? Sinusunod. Iba yung naral namin noong araw. Pero, Silian. Ito mamo. 1-1. Pero CBM niya 3.667. So, dito ako. Diyan ka lang base. Oo. Tapos, yung freight niya, may naka-declared. Sa BL. Oo. Tapos, tinanong ko kinumpara mo doon sa invoice, gano'n. Oo. Opo. Eh, yun ang sinanag ko. Kasi kung walang nakalagay na freight. BL lang susundin mo. Wala, hindi naman nagbigay si Connie Nagel. Walang nakalagay sa BL. Walang ocean freight na sinabi si yung hindi niya maintindihan. So, estimate lang. Halimbawa, estimate ko rate, lang. Oo. 100 times 3.667. Ah, may so, rate. Saan ko nakuha yung rate na 3.67? CBM. Ayan, sa CBM. Okay. Mataas mo. Ang amote yung estudyante ko eh. Baka daw iba na ngayon yung... Pero pa nag-exam kasi, as per ano eh? As per invoice. Hindi, yun sa ay, kung ano yung tinuro ng eskwelahan. Oo. Kaya nga nalilito siya. Sabi ko, mag-sit-in ka na lang doon. Kaya ano, sabi ko, actual. Ano yung tinuro? Diba sa computation, meron yung computation naman na tinuturo sa review center. Alam mo, magkakaiba sila ng ano, review. Iba yung turo. Magkaiba yung turo.
Ano ba yung sinabi niya sa akin kagabi na nalito daw siya kasi doon sa kabila, ganun daw. Yung sa kabila, ganun daw. Ano na ba yung sinabi niya? Iba daw yung tinuturo sa kabila, iba rin yung tinuro sa kanila. Kaya sabi niya, ano ba talaga, ma? May ganun sa akin. Sabi ko, tatanong, kalimutan ko. Isipin ko, ha? Kasi nung nag-aral ba, tapos pagdating doon sa akin, hindi ko yung Tapos sabi niya, ano daw yung pagkakaiba ng labeling sa marking? Parehas lang ba yun? Yung labeling, di ba, naglalagay ka lang ng ano niya, ganyan. Pero yung marking, ispray pa yun. Ang alam mong labeling, nilalagyan mo na gano'n lang yung parang stick, i-stick mo na ganyan. Yung marking, parang ispray yung tinatatak talaga sa crate yung mga ganyan. O, yung may nakalagay kung anong mark. Mark and numbers. Eto, halimbawa, may 30 cartons ka, eto cartons number, carton 1. Oo. Parang ganyan. Oo nga, yun. Carton number 1. Tapos may mga... Kasi, di ba? Made in Germany. Para natin ma, ano na yung Spanish. Ano rin eh, yung pang tricky din yung mga question sa kanila eh. Kaya minsan nalilito rin siya. Sabi niya, Mom, hirap ko, no? Yeah. Tapos minsan sasabihin niya, si Mama, wala naman mabigay sa akin na plate. Sabi ko, eh kasi iba yung inaaral din noon. Okay. Namin noon, at saka sa inyo ngayon. Tapos may mga amendments na yung ibang batas na pinag-aralan namin. Tignan mo yung... Kaya dapat may actual siya na experience. Parang diba yung dati, 30 days? Uy, bakit kayo ang nag-ano? Ah, kanya-kanyang tapon ng basura? Hindi, ako rin.